ang respeto raw sa basketball pinaghihirapan. Hindi lahat ng superstar kaagad itong nakukuha. Madalas, kailangan muna nila itong patunayan sa iba. Ganyan ang nangyari sa dating inaasahan na magiging the next Michael Jordan na si Grant Hill. Pero noong March 16, 1998, binasag ng 7-time All-Star ang haka-haka ng mga NBA players na malambot siyang superstar. Ipinamukha niya ito sa isa sa mga elite center ng liga na si Alonzo Mourning. Bakit kinailangan ni Grant Hill na gawin ang ganitong statement play? Iyan ang babalik tanawin natin ngayon sa box score 22 years ago. Kung gaano kahusay ang isang 5-time All-NBA team member na ito at ang tagpo kung saan pinatahimik ng isang Hall of Famer ang bulong-bulungan na isa siyang malambot na player. Ito ang kwento ni Grant Hill. Kinuha ng Detroit Pistons bilang third overall pick sa 1994 NBA draft, abot langit ang kasikatan at inaasahan ng mga NBA fans kay Grant Hill. Ito ang mga panahong unang nag-announce ng retirement niya si Michael Jordan noong 1993 at 1994 season. Kaya naghahanap ang liga ng papalit at magsusustain sa elevated status ng NBA na pinaangat ni MJ. At waring perfect fit at perfect timing ang isang 22-year-old 6'8 forward ng Duke University sensation na si Grant Hill. Coming off the NBA draft, napakarami ng accomplishments sa kolehiyo ni Grant Hill. Kasama na ang pagiging 2-time NCAA champion, 2-time NCAA All-American team, ACC Player of the Year at NABC Defensive Player of the Year. Sa height niya na 6'8 na pang forward, mayroon siyang IQ at bilis na pang point guard, gaya ni na Scottie Pippen noon at LeBron James sa ngayon. Hindi binigo ni Grant Hill ang hype at expectation sa kanya nang magtala siya ng 19.9 points, 6.4 rebounds, 5.0 assists at 1.4 steals per game sa kanyang unang taon para tanghaling co-rookie of the year with first overall draft pick na si Jason Kidd. To put into numbers kung gaano kasikat ang isang Grant Hill, siya ang kauna-unahang rookie na nakakuha ng pinakamataas na boto sa NBA All-Star Fan Voting para sa mga starters. At kahit nagbalik na si Jordan noong 1996 at sa kabila ng 72-10 historic record ng Bulls, naungusan pa rin ni Grant Hill si MJ sa All-Star Voting ng taong iyon. Si Grant Hill na nga ang bagong franchise player ng Detroit Pistons sa kalagitnaan ng 90s era. Kaya lamang ay may bulong-bulungan kay Grant Hill na kulang siya sa tigas at angas na sasapat sa isang very competitive era ng NBA 90s. Kaya naman ganito ang tingin ng ilang NBA fans at players kay Hill ay dahil sinundan niya ang very physically aggressive at defense-oriented era ng Detroit na kung tawagin ay bad boys era. Bago pa ang panahon ni Jordan noong 1991, ang bad boys ng Detroit ang team to beat noong mga panahong 1989 at 1990. Pinangungunahan ito ni na Isaiah Thomas, Dennis Rodman, Bill Laimbeer, Joe Dumars at Rick Mahorn na nakilala sa kanilang rough play at mga gulo sa loob ng court na hindi nagpapa-intimidate kahit sino ang kalaban. Nang mabuwag ang bad boys, ito na ang naging dark age ng Detroit kasama na ang isang napakasagwang 20-62 season record na second worst sa franchise history nila noong 1993 at 1994. At eto ngayon si Grant Hill na inaasahang magbabangong puri sa nawawalang kinang ng Pistons. Mayroon siyang napakabilis na first step at elite athleticism. Naglalaro siya with class and finesse. Yun nga lang, ang kanyang pattern of play ay ibang-iba sa nakasanayan ng mga tao na rough and tough bad boys na pagkakakilanlan ng Detroit. Kabaliktaran ng kanyang finesse at mukhang mabait na approach sa laro. Kaya sa simula ng kanyang karir ay naglalaro si Grant Hill sa mga ilalim ng anino ng bad boys era. Nang mga panahong ding ito
ay nag-uusbungan pa ang mga extra-aggressive, dominant big man ng liga gaya ni na Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Dikembe Mutombo, David Robinson at ang isa pa ay si Alonzo Mourning. Sa dulong bahagi ng era ng Bad Boys ng Detroit ay ang pagsikat naman ng isang Alonzo Mourning. Hindi takot at nakikipagsabayan bilang isang young, tough at physical center. At nung papaangat na ang karir ni Grant Hill ay hindi na isang baguhan si Alonzo Mourning. Isa na siyang 4-time All-Star, isang elite center para sa Miami Heat. Walang pinipili si Alonzo, maliit man o malaki. Muscle and hustle ang puhunan niya sa kanyang laro. At sa isang laro sa regular season noong March 16, 1998, nang mag-host ang Miami Heat sa Detroit Pistons ni Grant Hill, normal lang ang simula ng lahat hanggang sa dumating ang fourth quarter na babago sa pagtingin ng marami kay Grant Hill bilang soft player. Ipapatikim ni Alonzo Mourning ang kanyang physicality sa tahimik na personality ni Grant Hill, only to find out na siya pala ang bubulagain nito. Sa isang play sa second half na ball possession ng Miami, nagbigay ng isang solid screen ang bato-batong katawan ni Alonzo Mourning na tumama sa mukha ng good guy ng Detroit. Alam ni Hill na ia-outmuscle siya ni Alonzo sa pagkakabuhol nila. Bago pa man gawin ni Alonzo Mourning ito, ganito ang ginawa ni Grant Hill. Inunahan na niya si Alonzo Mourning. Isang napakalakas na takedown na nagpadagundong sa sigaw ng mga tao dahil kumalabog ang ulo ni Alonzo Mourning sa sahig. Gulat, pagkabigla sa di inaasahang pagkilos ni Grant Hill na noon pa lang nakita ni Alonzo Mourning at noon pa lang din nasaksihan ng NBA. May pabaong mga salita si Alonzo kay Grant Hill, pero ang takedown na iyon ay waring statement ni Grant Hill kay Alonzo na iyon pa lang ang simula. Makalipas ang ilang plays sa 4:15 mark ng fourth quarter possession ng Detroit, wardyado si Grant Hill ng physical player na si Dan Majerle nang magpakawala siya ng isang crossover para pakainin ng alikabok ang kanyang bantay. Naghihintay sa ilalim si Alonzo Mourning. Pag-angat, ibinaon ni Grant Hill ng harap-harapan ang isang dunk kay Alonzo Mourning kasama ang isang tingin na pumutol sa chismis sa pagiging malambot niyang player. Tinuldukan ni Grant Hill ang maling pagkakakilala sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga kasama niya sa playing court, samantalang hindi naman halos makapaniwala ang mga teammate niya sa bench sa nasaksihan nilang physicality na lumabas kay Grant Hill. Nanalo ang Detroit sa Miami sa game na iyon 103-90. Higit sa panalo ng team, nagtagumpay si Grant Hill na kunin ang respeto ng mga physical players sa liga at kilalanin siya bilang legitimate superstar ng NBA. Hindi naman talaga ito ang brand of play ni Grant Hill, pero ipinakita niya na kung kinakailangan, hindi siya magpapakabog sa mga physical players dahil isa siyang superstar sa sarili niyang paraan, malayo sa anino ng sinundan niyang Bad Boys era. Nagpatuloy ang kasikatan ni Grant Hill. Sa limang mga magkakasunod na taon mula 1996 hanggang 2000, nag-a-average siya ng 21.9 para sa Detroit. Nakasama siya sa All-NBA team ng limang magkakasunod na taon na yon, kasama na ang isang stint sa USA National Team for Olympics noong 1996. Ang mga taong iyon ang peak ng kanyang karir bilang basketball player. Nasira nga lang ng mga injury ang karir ni Grant Hill. Ang punot dulo ng lahat ay ang kanyang ankle injury na natamo noong 2000, ilang araw bago magsimula ang playoffs na nakaapekto hanggang sa dulo ng kanyang karir. Napunta pa siya sa team ng Orlando Magic, Phoenix Suns at LA Clippers bago nagretiro sa basketball noong June 2013. Pero ang binuo niyang pangalan para sa kanyang sarili noong mid-90s hanggang 2000 ay sapat na
para maging NBA Hall of Famer siya noong 2018. Ang kwentong ito ni Grant Hill ay nagturo sa mga NBA players na walang masama kung nakahiwalay ka sa anino ng mga group of players na sinundan mo. Pero kung minsan, ay dapat ipakita sa iba ang pagkilala na karapat dapat sa iyo. Dahil si Grant Hill ay hindi sumakay sa anino ng bad boys ng Detroit noon. Hindi din siya ang sumunod na Michael Jordan dahil gumawa siya ng sarili niyang tatak at pagkakakilanlan bilang isa sa pinakamahusay sa NBA. Hanggang sa susunod nating video, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa pinakabagong interactive sports channel. Ito ang Boxscore.